20 bars. So 20 bars pero walang pangalan. Nakita namin online, this is worth 4,000 pesos and medyo madami nang bumili. More than 1,000 buyers na sa Lazada and Shopee. So bago kayo bumili, share namin yung experience namin after using this for more than 3 weeks para alam nyo if sulit ba siya and worth the purchase. Beginner and magtatanong ka sa mga coffee enthusiasts anong i-recommend nila, most likely that will be pour over. It's cheap, very accessible, and it will allow you to experience yung mga complex taste notes na pinaghirapan ng farmers and roasters natin. But we also need to admit, it's not for everyone. Because if you're like me, nakasanayan ko talaga espresso-based drinks from Starbucks, Seattle's Best, or mga second wave na coffee shops, then yung natural inclination mo would be makapag-replicate ng mga espresso drinks na normally kinoconsume natin doon. So for today, yung pag-uusapan natin is itong 4,000 pesos na walang pangalan na espresso machine. And if gusto nyong hanapin yung model number niya, nakalagay is CM8363. So pag sinerche siya sa Lazada or Shopee, ito na yung unang lalabas. So off the box, ito yung mga items na makukuha mo. Meron kang portafilter, meron kang dalawang pressurized basket, and then meron ka ring dosing funnel, ito, which doubles up as a scoop. And then ito rin yung gagamitin mo na tamper for your coffee. Then lastly, of course, yung espresso machine kasama na rin naka-assemble like this. Gusto ko yung design niya overall. It looks really modern. And even yung mga buttons right in front, madali siya intindihin. May mga plastic na parts, but for me, it's acceptable given the price range na 4,000 pesos. Ang medyo hindi ko nagustuhan would be yung accessories. Very cheap looking, madali mahulog. Even if meron ka nung portafilter na lock, parang feeling ko mahuhulog pa rin siya. Same thing dito sa tamper. So I have a feeling na in time, magbe-break din to given yung construction ng material na plastic. Speaking of tamper naman, mapapansin nyo na nagtipid talaga sila dito sa accessory na to. So it's made of plastic. Of course, 4,000 lang naman yung machine natin. Pero maluwag talaga siya pag finifit mo dito. So ang nangyayari, yung excess grounds, umaangat siya and may chance na matapon yon, especially if pinuno mo yung basket that we have here. Pero forgivable naman siya dahil pressurized yung basket na kasama. So meron siyang dalawang kasama na pressurized basket. So meron ka pang single cup and then meron ka rin pang double cup. And malalaman nyo na pressurized yung basket if meron siyang maliit na butas sa gitna. And ang ginagawa nun is iniipon muna lahat ng pressure dito sa chamber inside bago ilabas yung espresso. So, hindi na ganun ka-importante if fresh ba yung beans, yung grind settings mo, and yung pag-tamp mo dahil pressurized naman yung basket. But as a result, yung crema na lumalabas is actually fake kasi hindi na siya nagre-rely dun sa mga qualities na shinare namin kanina. So set na natin yung expectations. Of course, since pressurized siya, hindi talaga natin makukuha yung same quality sa mga high-end na espresso machines. Dito naman tayo sa espresso machine and makikita nyo very simple lang naman yung interface niya. Meron ka for single shot, double shot, power button right in the middle, meron ka din option to manual brew, and then lastly would be yung steam wand niya. And yung na-appreciate ko dito sa design is meron siyang bobber sa drip tray, so malalaman mo if puno na siya ng water. Dito naman sa side, makikita mo rin yung manual na lever para ma-adjust mo yung steam pressure. Of course, meron ka rin water tank dito sa likod. Isa naman sa mga nagustuhan ko sa espresso machine na to is pagkagising mo sa umaga, pindutin mo lang, and wait for around 2 to 3 minutes, makikita mo yung indicator na color blue, magsa-stop na yan mag-blink. And pag nagtumigil na yan mag-blink, it means na ready ka na mag-brew ng espresso. Dalawa yung basket na kasama niya, and yung single shot, ang capacity lang is less than 7 grams. Ito namang double shot, around 11 grams. So hindi ko na talaga ginagamit itong single shot kasi kulang talaga. Hindi ko alam baka pang turbo shot kung anong purpose nito. We already know na pressurized yung basket niya, 4,000 pesos, maraming plastic parts. Pero ang pinaka-important is, masarap ba yung espresso na nagagawa nitong machine na to? Ang maganda dito is saktong-sakto yung dosing funnel dun sa basket. So pwede mong gawing ganun. So ang next na lang na step is to tamp. Gamitin naman natin itong accessory nila nakasama. We can level it a bit. And then tamp. So yan, yung sinabi ko kanina na may tendency na umangat yung mga sobrang grinds. Makikita nyo. Hindi talaga ideal na position to, pero try natin. Magiging honest ako sa inyo, and nung unang week ko talaga siyang ginagamit, medyo na-disappoint ako dun sa lasa kasi yung output talagang sobrang matubig and hindi mo na ma-distinguish yung lasa ng kape.
So may ituturo ako sa inyo, may ginawa ako and may natutunan ako. Hindi ko ginagamit yung preset na nandito na single shot tsaka double shot kasi masyado siyang matagal at nag-e-extract na madaming tubig. So ang ginagawa ko na lang is itong manual option. Hintayin mo lang for 7 to 10 seconds para hindi siya gumamit ng sobrang daming tubig and yung flavor ng beans mas napapalabas niya. Then, pindutin mo na lang ulit to stop. And makikita mo dito, nandito yung mas flavorful na parts ng espresso. So dun sa 7 to 10 seconds na yon, meron na siya agad 21 grams na output and sobrang bilis niya. So, hindi ko ma-fake, babes. Hindi talaga. Lasang blade. Game. Madali lang naman siya. Pipindutin mo lang to. And if you notice, magta-turn siya into red, it means na nagbe-build siya ulit ng pressure. So, hindi mo pwedeng pagsabayan yung pag-pull ng shot and yung pag-steam ng milk. So, yung isa pang hindi ko nagustuhan is tuloy-tuloy pa rin yung paglabas ng pressure dito sa brewhead. So, huwag niyong iiwan yung cup nyo para hindi siya maglasang tubig. So ngayon, na-ready na tayo. Yan, nakikita nyo yung pressure lumalabas. Yung isa pang frustrating na part is hindi talaga sakto yung steam one sa drip tray. So if magpa-purge ka, kailangan mo talaga ng basahan kasi dun tutulo sa table. Very limited yung movement ng steam one. So mahihirapan kang i-position yung pitcher mo to steam your milk. And maririnig nyo na slowly, nagbe-build up na yung pressure. Papapansin nyo, nagbe-blink na siya ulit kasi kailangan niya na ulit mag-build ng pressure doon sa espresso machine. So tumigil siya right in the middle kahit hindi pa ready and mainit masyado yung milk ko. So tikman natin siya with the milk. And mas okay na siya. Of course, mas naging forgivable na yung taste ng espresso. Pero if lalagyan mo to ng sugar, lalagyan mo ng syrup na favorite mo like caramel or hazelnut, definitely, pwedeng-pwede na. Ooh. 1.5 lang. Pwede na yun. Okay, pwede na. Sumarap na. So, lasang-lasa mo na yung macadamia. Yung milk, very smooth. Yung espresso shot, medyo nawala na, of course. Pero, pwede na. Lagyan mo ng ice, pwede rin. Yeah. So yung main question natin, is this machine worth the price na 4,000 pesos? If iinom ka ng espresso as it is, then I would definitely say no. Hindi ko siya i-recommend. Pero if let's say, yung espresso mo naman, hinahaluan mo ng sugar, ng syrup, and ng milk, then maybe pwede na. You can consider this. If itatanong niyo naman ako, if i-recommend ko to sa friends ko, I would most likely advise them na taasan pa yung budget nila. Pwede ka mag-manual espresso machine, or bumili ka na lang ng second hand sa marketplace, like DeLonghi, Breville, kasi medyo questionable din yung durability ng product na to. Of course, yung longevity, hindi pa tayo ganun kasigurado. Like, ilang shots pa yung pwede mong i-pull dito. Yung parts availability and yung warranty coverage, hindi ka rin ganun kasigurado. In comparison to sa ibang brands na minention ko, na yung parts readily available and may mga service centers din here in Manila. Nakikita nyo naman sa Lazada, sa Shopee, as in super daming bumili, puro 5-star reviews. Because at the end of the day naman, the person that you're trying to please when it comes to coffee is yourself. So ngayon, we're just really sharing ano yung experience namin. Baka medyo biased din from my end since nakapag-try na ako ng ibang machines. But I hope this video is helpful before you make that purchase. And yun naman talaga yung intention namin. So may space ba to sa countertop nyo? Let us know by commenting down below. And don't forget to like and subscribe. We'll see you on our next video.